Hi guys! Welcome back sa aking channel. So, today ang gagawin natin ay mag-unboxing tayo at itatry natin yung nabili ko sa online shop, which is sa noon.com. Ito siya guys. Ayan, noon.com. So, ito ay hindi sponsored video. Gusto ko lang na i-share sa inyo na kung ano yung nakita ko sa online shop na to na tingin ko naman ay makakatulong sa akin at sa atin na mga nagba-vlog, lalo na at kung tayo ay nagda-drive. So, ang in-order ko sa kanila ay itong Universal Rear View Mirror Car Mount for Most Mobile Phones Black Color. So, gustong-gusto ko kasi na yung aking panagda-drive kasi ako guys, yung ginagamit ko na pang-vlog ay yung aking phone. So, yung iPhone na 5, yun yung ginagamit ko na pag-vlog. Tapos, nakalagay siya dun sa may aircon. So, dun sa may aircon, guys, napapansin ko na lumalamig siya ng sobra. Minsan kasi, di ba, ang iPhone kapag sobrang lamig, parang nagsisignal siya na sobrang lamig. So, kaya naisipan ko na bumili nitong car mount na to para sa mobile. Kasi, nado na siya sa may rear view mirror nung inyong sasakyan. So, let's see kung talagang makakatulong siya sa akin para hindi ko na ilalagay yung aking cellphone dun sa may malapit dun sa may AC. So, let's start. Buksan na natin. So, guys, ito yung plastic. Buksan na natin. I'm so excited. So, ito siya, guys. Tan 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 tan. Ayan siya, oh. Universal Rear View Mirror Mount. So, ito siya. Ayan. Universal Car Rear View Mirror Mount. So, nakakaloka. Maliit lang pala siya. Dahil kung titignan nyo dito sa may ano, sa may picture, parang ang laki-laki niya, diba guys? Ayan, oh. Tapos, ito yung nasa likod. Ayan. So, titingnan natin kung anong kiniklaim nitong product na to. Ang sabi niya, yung features niya, Universal Adjustable Car Rear View Mirror Mount fits most smartphone and navigator smaller than 5-inch. So, okay lang siya kung ang phone nyo ay smaller than 5-inch. Tapos sabi niya, fits all sizes of mirror, easy adjustment for optimal viewing, easy to install, no tools required, shock resistant, slip resistant. So, ayan, made in China. Ito guys, nung dumating, inano ko na to, yung plastic niya, in-spray ko na siya. So, buksan natin kung ano ang laman. So, ayan yung sa loob. At, tignan natin. Ayun, ang cute. Mukha lang pala siya na maliit. Pero, ito yung ano niya, sa loob. Kung makikita nyo. Ito, meron, pipindutin nyo to para bumaba siya. Kasi, kung makikita nyo dyan sa may side na yan, ayan, merong siyang higpitan. So, ito, dito nyo ilalagay yung cellphone, tapos igaganyan nyo kung ayaw nyo na siguro. Or, pwede rin na iganon nyo siya sa likod kung ayaw nyo na siyang gamitin. Tapos, guys, ito yung nakikita ko sa mga online shop, ayan. Meron siyang parang nalalak, kaya maganda siya para magpit doon sa may rear view mirror mo. Ayan siya, oh. Naririnig nyo, diba? Ayun. So, meron siya para, ito, ayan, kung makikita nyo, ito sa may side na to. Meron siya para, pag nilagay nyo siya sa rear view mirror nyo, sa mirror, ilalak nyo siya para magganon. So, I think, okay to, guys. Tapos, dito ilalagay ang cellphone, ayan, nalalakyan siya, naliliitan siya. Pag nakaganyan siya, pwede nyo iganon, pwede iganyan, pwede paganto, pwede paganyan. Syempre, pag nagda-drive ka, dapat lagi nakatapat sa'yo, so magiging ganyan. So, punta na tayo sa may sasakyan para ilagay na natin itong product na to. So, guys, nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Ang hirap pala na mag-vlog sa loob ng sasakyan. Nakalagay yung aking tripod dito. So, ikakabit na natin itong
rear view mirror. So, nag-iingat-ingat lang din ako dahil daanan kasi ng tao kung saan ako nakapark ngayon. So, let's see kung talaga ba na gagana siya. So, dito yung aking rear view mirror. Ayan siya, guys. Kung makikita nyo. Ayan ang aking rear view mirror. Maraming mga nakalagay. So, i-change ko lang yung ano ng camera para mas maganda na natin siya na makita. So guys, nilagyan ko siya ng harang kasi nagko-contrast yung liwanag. So ilalagay na natin itong ano natin, ayan, ilalagay na natin siya dito sa may, iano ko lang to, ipupush ko lang to para mag-fit siya talaga dun sa may likod. So ayan, siguro dapat kailangan tanggalin ko yung ano ko, yung mga nakalagay dun sa, kailangan siguro tanggalin ko tong mga nakalagay na ganito, pero let's see, open lang natin to kasi pampa sikip pala yun. Ayan, lagay natin sya. Nahihirapan ako guys kasi ang daming nakalagay na anik-anik ng lola nyo. Dali lang. So, nakikita nyo, ayan guys. Tapos, ipupush nyo lang siya na paganyan. Ayan. Katulad nyo sa akin, pinush ko. So, para maanong masikip. So, ayan na siya guys. Masikip na siya. Tapos, ilalagay natin itong telepono. So, ganyan lang sa akin guys. Ayan. So, ganyan siya. Kung makikita nyo, ganyan lang, ganyan ko siya ilalagay. So ito yung aking cellphone. Tapos ayan, kung makikita nyo, video. Ayan. So ipa-play ko to para makita natin. Ayan guys, nakalagay na ang ating rear view mirror dash rear view mirror cellphone holder. So, ang gagawin naman natin ngayon guys ay magda-drive tayo. Titingnan natin kung ano ba siya, shaky ba siya pag nagda-drive. So, let's start at aayusin ko lang din ulit dito sa may taas. Aayusin ko siya kasi hindi siya maayos dahil gawa nitong mga nakalagay doon sa aking sa dito, yung nakalagay dito sa may likod sa mga rear mirror ko. So, let's start. Ayusin ko muna, then magda-drive tayo. So, ayan na guys, tayo ay nagda-drive na. Ayusin ko lang. Ay, ang ganda. Ang ganda nito guys, yung rear view mirror na to. Hindi siya gaanong mahal. Mura lang siya. So, ang iano ko naman sa inyo ay dun sa may harap. Kasi, I mean, dun sa may kalsada naman tayo. Umiikot-ikot lang ako dito sa aming holder.
that's it guys. Ayan ang ating video for today. Ang pag-unboxing at pag-review natin dito sa binili natin na Rare View Mirror mobile holder. So guys, ang napansin ko lang dito guys, medyo ano siya, shaky. Tapos yung aking rear view mirror, bumababa siya. Siguro dahil mabigat yung cellphone, I don't know. Magaan lang naman itong ginagamit kong cellphone, iPhone 5 lang naman to. So, yun guys. Magagamit ko siya, yes. Pero hindi siya yung parang okay na okay sa ngayon na kasi first time ko lang naman siyang gamitin. So itatry natin ng mga ilang araw pa. Wag natin siyang i-judge. So sa mga susunod na vlog ko guys, i-review natin or sasabihin ko sa inyo kung kamusta na ba tong ating Rare View mirror na cellphone holder. So, yun lang guys for today. Maraming salamat sa pagsama sa aking channel. So, uulitin ulit. Bye-bye!